So hi mga langga, so welcome back again to our another video. So for today's video mga langga, so dadalhin namin kayo dito sa my San Shanco area sa Cebu City mga langga. So somewhere in Cebu City or downtown area mga langga. So itong restaurant na kinain na namin mga langga ni Kyle is ano siya, well known or dati-dati pa to mga langga. So when the time na nag-work pa ako sa Cebu City malangga dito somewhere in downtown. So dito ako palaging kumakain sa restaurant na to. So until now nung naka-uwi ako ng Pilipinas, bukas pa siya, 'di ba mga langga? So sikat to na restaurant mga langga, kainan ng mga tao dito sa may downtown area mga langga kasi nagse-serve sila ng nguyong at saka fried chicken, mga fried na mga pusit, mga tuyo mga langga, mga danggit and then well in matching puso mga langga. So napakasarap talaga mga langga. So dinala ko si Kyle para matry niya ito mga langga. So ayan, nagustuhan din ni Kyle. So bago kami mag-proceed dun sa Carbon area mga langga, so sabi ko kay Kyle, so dadalhin kita dun sa may anon sa kanila, parang Carbon sa may palengke talaga mga langga ba yung ano pa dun, ano ang tawag sa Carbon? Basta sa Carbon area mga langga, kung saan doon makikita nimo lahat ng bilihin mga langga. So lahat-lahat na sa downtown. So bumalik ako ulit dito na area mga langga. So dati dito takot ako na banda dito sa may Carbon kasi nandito lahat na ano, klase-klaseng mga tao talaga mga langga. So kaya ngayon, so na-amaze ako mga langga nung pagkarating ko talaga sa Carbon is ano siya, malinis na siya. So hindi as in crowded talaga. So parang yung space ng lugar dito mga langga is spacious na siya. Hindi katulad dati na ang sikip, ang daming tao, and then yung kalsada, ang daming nakapark na mga sasakyan. So ngayon, ano na siya mga langga, as in malawak na siya. And then parang nung pagkarating namin doon ni Cal, parang safe naman siya. So nakapag-video pa ako gamit yung phone ko. Dati kasi marami akong naririnig na huwag kang maglabas ng mga gadgets and then huwag kang magsuot ng mga kahit ano-anong alahas kapag pumunta dito sa my Carbon area or sa Colon Street or sa downtown area. It's because may mga ano ba yung mga taong magnanakaw ganun. So kaya ayun, takot ako dati pumupunta dito. Pero ngayon, gusto kong i-try ulit kasi we don't know kasi ilang years nang nakalipas. So iba't ibang nagbago na yung ano mga langga, yung nagmamalakad ng government. So ngayon, nang pumunta kami dito, okay naman siya. Safe naman siya nang pagkarating namin. So ayan, makikita mo dito yung iba't ibang klaseng mga benta mga langga. So ang purpose din namin kaya pumunta kami ng Carbon is naghanap kami ng tuyo mga langga. So pero nung dumating kami sa Carbon mga langga, so ang lawak ng Carbon mga langga. So as in litong-lito kami ni Kyle kung saan kami papasok, and then tanong ng tanong kami kung saan banda yung may bentang tuyo talaga mga langga. So ayan, so finally nakarating kami dito sa may sentro na area. So doon lahat makikita mo lagi talaga lahat. So dito mo talaga makikita lahat ng bilihin mga langga. So kaya maraming taga iba't ibang lugar na dito pumupunta at bumibili ng mga iba't ibang klaseng bilihin mga langga. So dito mo makikita yung mga gulayan, putasan, tuyuan, mga tuyo or mga dry goods mga langga. So ayan, nakarating na kami dito sa may center talaga siya. So wala kami makitang tuyo dito mga langga banda. So tanong ng tanong kami kung saan siya banda, pero malayo-layo pa yung nilakad namin. Pero nung paglakad-lakad namin doon sa may gitna na talaga dyan, so may nakita kami yung benta ng tuyo, pero yung tuyo na hinahanap namin ni Kyle is wala doon. So nakarating talaga kami ng Tabuan at the time mga langga. So ayan, so panoorin nyo lang mga langga yung the rest of this video is somewhere in Carbon Market mga langga. So ayan, so thank you for watching and just enjoy.
Bili kami ng buo mga tuyo, mga langga. So, dalhin namin dun sa Macau. So, nandito kami sa Carbon. Bakit? Ito. Makadaghang buwan. Buwan is like putong carbon na maliit o buwan.